Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel or sa aking Facebook page. So, ngayon, magbibigay lang po tayo ng konting reaction, opinion doon sa naganap na pag-acquit kay Maria Ressa doon sa kanyang kasong tax evasion. Hindi ko na ito papalalimin pa, no? Sa totoo lang, ako bilang isang Marcos loyalist, hindi talaga ako masaya na si Maria Ressa ay acquitted. Kasi bakit? Alam naman nating lahat na itong si Maria Ressa ay talagang nagpahirap, ano? Sa pamilya Marcos, talagang grabe yung mga paninira na ito sa pamilya Marcos, na kung tutuusin ay dapat talagang sampahan ng pamilya Marcos. Pero alam naman natin na mga Marcos ay hindi mapagigante at hindi pumapatol sa mga walang kwentang siguro mga tao, mga kwento at mga kasinungalingan. So siguro hindi ko sasabihin na maganda ang nangyari kasi nga acquitted siya. So ibig sabihin napawalang sala siya sa tax evasion, pero ang isang magandang nangyari po dito sa pagka-acquit ni Maria Ressa ay napatunayan natin na etong mga sila Maria Ressa, yung mga kakamping, yung mga kaalyansa nito ay mga bias. Dahil dito sa nangyari kay Maria Ressa, napatunayan natin na sila ay para lamang kumapabor sa kanilang sarili. Kasi 'di ba nung si Maria Ressa ay na-convict sa kasong cyber libel, sinasabi nila na ang batas daw natin ay naliligtahan, namamanipulate daw, hindi raw patas ang ating batas. O ngayon, si Maria Ressa ay acquitted sa kasong tax evasion. Anong masasabi ninyo sa ating batas? Ang ating batas ba ay bias? Ang ating batas ba ay may kinikilingan? Ang ating batas ba ay para lang sa mayaman? Kayo ba ay iiyak? Kayo ba ay magbo-boycott? Malamang hindi. Kasi bakit? Kakamping nyo kasi yan. So, ibig sabihin, ang ating batas ay patas. Ang ating batas ay patas para sa lahat. So, ibig sabihin, kapag acquitted ka. Pero pag convicted ka. Ang hirap sa inyo, kapag convicted, sabihin, hindi patas yung batas, bias yung batas, may kinikilingan yung batas, para lang sa mayaman, para lang sa akampi ng presidente. Pero pag acquitted, happy. Sana maging patas din kayo. So acquitted ka, Maria Ressa, sabihin mo, yung ating batas ay patas para sa lahat. So kapag acquitted. Pero pag convicted. So si Maria Ressa po ay acquitted sa kasong tax evasion, pero convicted sa kasong cyber libel. At ito pa ay dinidinig sa ating korte. So abangan natin ang susunod na kabanata sa buhay ni Maria Ressa. Muli, ako po sa langitay, isang Marcos loyalist. Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Hindi man masaya sa naganap kay Maria Ressa, pero masaya kasi ang presidente ko ay pinapalakpakan at hinahangaan sa taglay nitong talino at galing.